What is good guys? So we are now back with another new video na naman tayo mga tol. So today guys, pag-usapan natin to, no? Iba't ibang upgrade kit, group set, no? So probably guys, nakikita ninyo yung title natin down below. Eto yun, okay? So guys, no? Mayroon kasi akong nakita dito sa Facebook, no? Na galing sa PBS, no? Itong nga post na to. Pero a year back na rin, okay? So, maganda tong reference lalo na kung nagsisimula pa lang kayo or you know, gusto nyong i-upgrade ang inyong group set, okay? So, today, as of 2023, no? Hindi ko sure kung okay pa yung prices ng ibang group set, pero nakasigurado ako guys, to, yung mga nakuha natin dito, no? Mabibigyan ko kayo ng honest feedback, okay? So, tingnan natin guys yung mga reference dito, pati yung base price niya. I'm not sure kung ito na talaga yung presyo nito or pandemic price or post-pandemic price, okay? So, tingnan natin yung mga pros, features, and also yung cons, no, ng bawat mga component. And, ayun, iba dito, wala tayong, you know, wala tayong mismong item dito, okay? Pero, I will try my best, no, na makapagbigay ng feedback sa inyo. And also, titingnan din natin yung mga comments ng iba kasi sila yung may access doon, okay? So, tara, simulan na natin ito. Disclaimer lang, no, itong post na to way back a year ago, no, galing sa PBS. So tingnan natin guys, no, kung goods pa siyang you know, baka it might help, no guys, no, na makapag-upgrade kayo. Okay? Okay, simulan natin na itong nakikita niyo probably yung picture. Ayan. So ito SRAM SX. Okay? So sabi nga nila pag naka-SRAM ka daw, no, para ang Diyos, no, kasi pangalan pa lang, no, pang high-tech. Okay. So, pero meron yung iba't ibang tier, no, or yung levels ng SRAM, no. May SS, NX, GX, yung mga ganun, XX1, and yung mga super, you know, yung mga pantito na yung mga ganun component. Pero ito, meron lang tayong picture dito, okay, SRAM SX. So, I think ito yung pinaka-base model nila. So, sabi dito, presyo niya 12 to 14,000. Sa SRAM kasi, alam ko, pag group set kasi hindi talaga kasama yung brake set, no? Wala pa ako nakikita nga nagbibenta ng SRAM kasama yung brake set. Pero ito, sabi dito sa picture lang naman to, ha, no? No? So, merong shifter, may RD, and may cassette, may crank, yan, chain, of course, okay? So, tingnan natin yung pros neto. So, syempre, 12-speed, 1150T, usually pag SRAM XD drive, pag Shimano, Hyperglide, or Microspline. Again, 1150T, XD, cassette yan, no? So, ito, cage lock, may shifting performance. About dito sa SRAM, no? May mga tropa kasi akong naka-SRAM naman talaga sila. Okay naman daw, like, super nice, no? Super nice daw yung shifting performance niya compare sa Shimano. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin din yung Shimano, pangit, no? Hindi din natin pwedeng sabihin na SRAM is pangit. So, depende na lang talaga yun, no? Nag-iba kasi yung opinion pag ikaw yung gumagamit talaga. Pero for me, wala kasi akong access ng SRAM. So, makikibasa lang tayo, okay? Tapos ito, tingnan natin yung cons niya, no? Sabi dito, lack of clutch compared to higher SRAM Eagle models. And yung build niya is made of plastic, no? Yung shifter and RD. Yung din nababasa ko actually sa mga Facebook group, yun yung problema ng SX, no? Made from plastic siya. Hindi ko alam kung okay siya, okay? So, tingnan lang natin ito. Highlight lang tayo ng few comments, no? Kung anong sabi ng iba. Kasi mas maganda yung may mabasa tayo kaysa, you know, nagsasalita lang tayo, okay? So, ito. Highlight lang tayo ng ilang comments dito. Sabi dito ni Raymond Jan Rodado, no? So, crash 3 times at La Mesa Eco Park, hitting my RD twice, still intact naman ang RD ng SX ko. Compare daw sa Diore and SRAM, SRAM pa rin, no? Pero may ano siya, comment lang about sa Diore kasi I hate the cracking and dropping sound of Diore when shifting, no? Pero mamaya, magbibigay din ako ng ano, ng opinion ko about sa Shimano, okay? Tapos dito, additional pros feature. So, the style of RD is called X-Horizon, which means it has a straight parallelogram, no? Thus, eliminating ghost shifting. This makes SRAM RD unique from a typical RD with a slant parallelogram like Shimano and others. Tapos ito guys, isa pa dito, hindi ba steel rin yung current model ng RD ng SX Eagle? Sabi ni PBS, steel yung cage, yung body is some sort of model plastic.
pa. No? So, binangay ko lang ito binabasa. No? Tinitignan ko lang yung mga top comments dito. Pero, ito, tignan natin na nasa pa dito. Ito, ni Jello Waki, no? Yung GX, may plastic rin eh. Though, feeling ko mas matibay naman boat shifter and hard. Okay, yun lang naman mga sinasabi nila dito. Okay, so bala na lang kayo guys mamili SX and XGX o yung mga higher tier nilang ano, models, no? So yun yung mga pantito na yung tinatawag ko, okay? So guys, no? To, may access talaga tayo dito. Shimano Dure na M5100. Alam mo, ito talagang kabisadong kabisado ko talaga, no? Makapagbigay talaga ako ng honest feedback sa inyo. Okay, so tara, tingnan natin, no? Shimano M5100, no? Actually, it's an upgrade kit, okay? Upgrade kit lang siya. So, pag may preno, syempre labas yon, okay? So, tingnan natin tong upgrade kit, no? So, kung kukuha man kayo, mayroong shifter RD 11-51T na Hyperglide. Ayun siya, sobrang solid yan, okay? Tapos, may Shimano chain, okay? Yung price niya daw is 9,000 to 10,000 before, okay? Before. Pero guys, ito, bibigyan ko kayo ng ano, no? Honest opinion ko, okay? So tama yun actually, before kasi kumuha ako ng ganito upgrade kit, no, during pandemic, parang sobrang taas talaga ng presyo nun. Pero ngayon medyo nagsistable down na, okay? So pwede naman kayong ano, kumuha sa mga local bike shop niyo or sa mga online store like Lazada, Shopee, no? So yung nakita ko at yung pinakalitest na price niya as of today, nasa 6-7, no? Ano na yun, Shimano na yung ano niya, cassette niya, no? So, pero may ano pa naman, no? May makikita pa naman kayong ganito upgrade kit pero ibang ano, ibang cassette and chain. So minsan doon lang nagkakatalo yan eh, no? Yung cassette pwedeng Shimano or yung Sunshine or yung ano naman, yung chain pwedeng KMC or Shimano, no? So depende, it varies. Pero nakita ko na pinaka-latest, no, na nakita ko talaga, no? Daw nagkakamali, nasa around 6.7K. Okay? Ano na yun? Shimano na yun. Goods na yun. Okay? Guys, tingnan natin yung ano, pros niya. So, syempre, 11 speed, 11-51T, Hyperglide. And yung ano niya, no, yung trademark ni Shimano, yung Shadow Technology. Okay? So, napakalupit yan. Actually, hindi ko nga alam ibig sabihin. So, guys, yung cons niya, floating cassette on some batches. No? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero isang cons ang nakikita ko sa kanya, no, sa mga nakikita ko sa Facebook, sa YouTube, no. So yung ano niya guys, yung I think yung rivet niya sa may cassette gumagalaw siya, no. I'm not sure kung dahil sa production or talaga may defect, no. Pero yun yung usually. So kung natsambahan mo yon, I'm not sure kung pwede mong ibalik sa online, no. Pero sa mga local shop, no, I think papayag naman sila. Pero yun lang yung honest review ko dito. Everything else, no, kung gusto niyo malupitang upgrade na napasok sa budget ninyo, ito talaga guys, Dure M5100. Wala talaga akong masabi diyan, okay? Pero yung kanina tulad ng sabi sa isang comment, no, yung cracking sound ba, no, yung dropping sound, medyo maingay siya. Oh yeah, oo, maingay siya. No, I think dahil sa spring ng RD. Pero everything else okay naman siya, no. Nakagawa na rin ako guys ang video nito. Probably lalagay ko na lang yung link over here or dito, no. So nakagawa na ako dito guys ng mga unboxing and shifting test niya. So kaya na lang magusga, okay? So again, ito guys, ano tayo dito. Tingnan natin tong comment, no. Highlight lang tayo ng konti, okay? Ang sabi ni Marin Nicolas, no, floating cassette is real. Kailangan alalay ka sa pagbaklas ng rear wheel. Hassle pa man din mag-shoot ng poles pabalik. Other than that, satisfied ako sa performance. Both trails and kalsada rides. Yeah, ako din. No? Minsan, pinang-expalto ko yan eh. Exi ba? Exi. Expalto kalsada. Okay? Yeah, trails din. Okay? Tapos ito naman, sabi ni Jeffrey Galvez, no? Yung kaibigan ko, nasira ang cassette. Hindi ko alam. Kasi usually yung ganyang ano, no, depende na lang sa rider kung hardcore siya or ano. Sabi ni Kyle Velasquez, pros, syempre Shimano shifting quality with clutch. So ayun guys, no, again, Shimano M5100 yan, pwede nyo consider. Tara, let's go. Ito talaga, no, pang pangmasa talaga to, no. L2, hindi ko alam kung ganyan yung pagbikas nun, pero tara, banata natin to.
Ito guys, so nakikita nyo picture dito, upgrade kit daw. So mayroong syempre RD, mayroong shifter, chain, and cassette, no? So 1x12 ata to, no? Ayan, kitang-kita nyo naman guys, no? Ang ganda ng diagram natin dito, no? So 12 speed ready na siya. So guys, yung price niya daw is 65 to 75, no? Hindi ko alam, no? Wala kasi akong tropang gumagamit nito, eh, no? Pero mukhang ano naman, promising naman, no? Itong daming comments dito, basahin natin mamaya. Ito guys, basahin natin yung features niya. So, 12 speed daw, 11 to 46 or 11 to 50T, no? Yung cage niya daw is gawa from semi-carbon. Looks nice, no? Cons naman niya, sabi lang niya dito, is lack of chain retention features, okay? So again, wala tayong access dito, pero based sa mga comment, ang dami nila. Okay? Ito, gusto kong basahin dito eh. So, highlight lang ulit tayo. Ito sabi niya yung Sai Sekara, yung cons daw. Daming sinasamba at pinagpipilitan pa rin hanggang ngayon na stepsister company siya ng SRAM. Hindi ko alam, hindi ako mag-comment sa ganyang bagay, no? Pero yun yung sabi niya. Okay? Ito naman, sabi ni Erwin Francis, yung cons daw. Pinipilit ng mga walang budget ng SRAM, quality daw ito. At SRAM lang din kung mo at sister company ito. Hayip! No? Hindi yan yung comment na gusto kong basahin. Ito sabi ni Raymond Jan Rodado. Yan. L2 is still better than S-Ride. S-Ride. Mamaya pag-usapan din natin yan. Okay? Ito naman. Sabi ni Jeraima Baile. Cons. L2? No? Well said. Mukhang okay naman. Okay. Pero to last niya, no, kay Ramon Fernando. Sabi niya dito, solution sa chain retention for L2 is a chain guard with bash guard. Ha? Huh? Chain guard with bash guard. Use an AX for 2 years. Hanggang nabali na yung crush ako. No problem. Ito guys, no? Pinakamalupit na comment na nabasa ko. Elijah Roy. This is the ultimate downgrade kit. Ewan, liba tayo. Eto guys, tingnan natin itong Senza ARX na 13 speed. Napakalupit na ito, boy, no? So, nakahawak na ako siya ng Senza, pero pang road bike, no? Goods naman siya, goods naman yung shifting feeds niya. And also itsura niya, no? Looks promising din, okay? So again, tingnan natin to, no? Senza ARX, no? Ito, meron kang shifter, RD, cassette, and crankset, no? So, may BB na, may crank ka pa, no? And also, chain na galing sa YBM, no? Guys, tingnan natin yung price point niya, no? 6,000, 8,000. Mukhang okay na ba, no? Pero, syempre, titingin tayo sa comment, okay? So, again, basahin natin itong features niya. 13 speed, 11 to 50T, with chain stabilizer, no, crankset with narrow wide, no, chainring and BB included. No, napakalupit, no? Okay, yung cons naman niya guys is chain retention device is not adjustable. And ito naman, questionably quality of the drivetrain itself. Okay? So, again, no, tingnan pa rin natin sa comment, okay? Ating kay Adonis Bass, sabi niya dito, madali masira shifter nito tapos medyo matigas yung spring sa RD. Okay, thank you for that, no? Ito naman, sabi ni Hogart, no? Gagamonte, no? Sabi niya, dito is nasira na yung shifter ko. Pinalitan ko na ng 12-speed na Shimano Diore. Kaya lang, shifter lang. Kayang bili ng pampaslupang ito. Nasunod ko na kukomplito. Laya naman, no? Ito, may pahabol pa, no? Naman ni Gagamonte ulit, no? May 2-6. Roadster comes with 1, no? So far so good naman, okay naman daw, gandang-gandang gamitin. Ang lang palaging ito, no? Ha? Ba't kailangan laging palaging ito, no? No. So hindi ko alam, no? Okay? So again, kung gusto niya ng Senza na. Ito, ayan, yan, ito, meron talaga akong may feedback ako dito kasi isa natin yung tropa, no, si David, yun yung gamit niya before, no, way back 10,000 light years ago. Okay, S-Ride na, S-Ride pinakamalupitan. Ayan. So sabi dito guys, S-Ride, no, yan, M320 1x12 speed derailleur set. Oh, diba?
at the price of 6.5 to 8.5, no? Kompleto na yan, boy! So, tingnan mo naman, no? Mukhang gandang-ganda ako sa box niya. May box pa siya. Tingnan mo naman, guys, yung group set niya, no? Trailer set nga tawag niya, oh. Gandang-ganda ako, boy. May box pa. Okay? So, again, tingnan natin yung cons na ito and pros, okay? So, sabi niya dito, syempre, 12-speed, 11-250T. Tapos ito, crankset with narrow wide chainring and BB included. Oh, napakalupit talaga, boy! Tapos ito, cons naman, chainline and shifting issues on some frames. Okay, mamaya, magbibigay din ako ng opinion ko dyan. Ito, syempre, basahin muna natin mga comments, no? Sabi ni Carl, no, paha, also don't even use that in an enduro race, masisira yung RD. Yeah, take note of that. No? Ito naman, sabi ni Sir Albert, issues I had with S-Ride, yung masyadong malambot yung RD pulley. Okay na sana kahit walang clutch since budget mill lang, pero sana medyo tinigasan nila ng konti, no, yung pulley. By the way, second batch yung sa akin. Not sure kung mga naunang nakabili, mas mabilis dumuming original shifter cable. Okay, that's nice. Okay. Ito naman, sabi naman ni ni Biloria, no? Snappy and shifting. Kon lang talaga yung compatibility niya sa mga frame niya. Yeah. Tedious and installation lalo na sa pagtotoo. No? Ito guys, yung issue ko dito guys, no? Based sa tropa ko lang ha. Yung sa kanya guys, yung S-Ride niya, no? Malupit to. Pero sa sobrang lupit niya, no, nabali guys yung yung RD niya. No, hindi ko alam kung yung mismong RD bracket or yung mismong pinaka body ata ng RD niya na putol eh. Nangyari kasi parang na pumasok yung buong RD niya sa may wheelset kaya yun nabasag siya ng tuluyan, no. Hindi ko alam kung anong ginawa ng tropa ko, no, si David, no. Pinantalon niya ata kaya ganun nangyari. Pero yun lang naman. And also yung isa pang issue dito guys, yung sa cassette niya, pag I think nasa gitna ng gearing ka ata, hindi siya pumapalo, hindi siya bumababa agad, no. Kahit ako nung tinutono ko to sa tropa ko kay David, no. Medyo nagkakaroon ng shifting issue sa part na yun, yung gitna. So hindi ko alam bakit ganun, no. Pero everything else, yun lang naman yung issue ko dun, okay? So again, yung issue sa RD, hindi ko alam kung ganun lang talaga or malambot lang talaga yung pinangkatawan niya kaya nababasag siya, no? Pero wala eh, ganun talaga, no? So again, kung gusto niyo ng S-Ride, malupitan, S-Ride na! At ito guys, no, pangalawa, Microshift Advent X. Oy! Guys, ito malupitan to. Hindi to karamihan alam ng iba, no? Guys, okay ito, no? Kung makikita nyo guys yung sa Instagram nila, like super solid yung product line nila doon. Tignan nyo na lang, no, sa Instagram, Microshift, no. So again, simulan natin to. Actually, ako naman, gusto ko din tong subukan, no, pero sa mga iilang bike shop lang yung nag-o-offer ng ganitong produkto, no. Hindi ko alam kung sa Lazada, Shopee, kung may ganito, pero sure ako sa local bike shop na, kilala, meron talaga to, okay. Alam mo, gusto ko rin itong matesting eh. Kasi ang ganda eh. Ang ganda talaga ng yung product line nila sa Instagram. May kita mo kung paano talaga nila, dinedemo talaga sa mga videos nila. Like, naiintindihan mo ba ako? Ganun, no? Ganun ako nag-cringe dito, okay? Pero again, wala naman tayong dito access. So, makikibasa tayo ng comment. Ang iba. Ship Advent X, guys, no? Boom! Diba? Tatlo lang, no? So, ba't walang chain? Ato, meron siya nga, syempre, shifter, RD, and cassette, no? Yung price point niya, way back to the Andromeda Galaxy, 7.5 to 8K, no? I'm not sure kung magkano to ngayon, pero for sure, ganun pa rin. Okay? So, yung niya, syempre, pros and cons, tingnan natin. So, 10-speed daw, more durable and cheaper than 11-speed, no? Above setup, no? So, meron din siyang adjustable pole and ratchet clutch. No, looks promising, okay? Lightest cassette, no? Only 424 grams. Yung post na to, no? Mukhang okay na. Magaan na yun sa ganun, ha? 424 grams. Cons, syempre, no chain included, no? Bahala ka na daw sa buhay mo. Okay? Malaki ka na. Ikaw na bahala, no? Ikaw na bahala nga maghanap ng chain mo, okay? Basa lang tayo, no?
comment dito kay Josh Mar Domingo. Not common kasi sa market natin, halos Ram, Shimano, and Chequa imitation brand. Yeah, I agree. Pero sabi ko, medyo iilan lang na bike shop yung nag-offer nito, no? Hindi siya kilala, no? So, ano pa? Ito naman sabi ni Brian Kim, discontinued na daw. Pero sabi ni PBS, not discontinued, baka wala lang stock sa lugar niyo. Yeah, mahirap talaga. Ano pa? Tingnan natin, ito ni Daniel Vivar, another con, not as smooth as Hyperglide. Okay, pero sabi ni PBS, not smooth pero hindi ganun kabasura ang shifting kumpara sa... Okay na ako. Agree ako dun. Ito, no, ihabol ko na kay KG Ray, no, pros niya, super heavy duty. Yeah, okay. Tulad na sabi ko, interesado kayo, microshift, no? Tignan nyo sa Instagram, no? Binabasag talaga nila itong produkto na to. Napakalupet. Ito guys, I think ito na yung last component, no, sa post na to, no? To box 3. Yan, performance and value wise, no? Prime 9. Ito naman guys, napakalupet, no? Itong box 3 na to, oh, alam mo ko akong pagbibigyan, no? Kuha ko lang. Gusto ko rin syempre subukan to, no? Ito yung mga components na super bihira mo lang siya makita, no? Sa kalsada. Kasi syempre, super available talaga. Shimano, SRAM, S-Ride, Senza, di ba? Mga Shimoma. Di ba? Mga Chinese imitation, ha? Di ba? Mga ganun, ano? Itong mga components na to, I believe... Tama ba? Gusto kong siguraduhin kung ano. Gusto ko tama yung sinasabi ko dito. Box 3. Siya gawa. Alam ko US to. Made. Yeah. Guys, kung saan gawa tong box 3, no? I believe US ba to? Yeah. Sabi dito, no, box component, no, is dedicated drivetrain maker with within the office in the US and Taiwan factory. Okay. That's nice. Yan, US din pala siya and Taiwan. That's nice, US and Taiwan. Okay? So, akala ko siya, ano siya, parang made totally from US. Pero, yun nga, yun sabi ni Google, no? Ni Google, okay? So, again, balik tayo dito sa post natin. Nasaan na yun? So, again, balik tayo dito, box 3. Super rare na ito, no? I think sa mga super, you know, rare na bike shop ko lang siya makikita. So, hindi mo talaga siya makikita sa mga local bike store ng basta-basta. Like, sa mga ano lang, tagong... bike shop na nag-offer nito, no? So again, kung meron man, kung meron man kayong kilala, edi that's good, no? Yan, kung meron man malapit sa inyo, edi that's good. Bumili ka. Ikaw nakaisip eh. So, ito, balikan natin, no? Yan, ito lang naman kasama niya, shifter RD, no? Cassette and chain, no? Price point niya, 10 to 11K, no? I think hindi lang. Mas mahal pa ata ito, no? Tapos to, pros niya, 9-speed. Model lang nito, ha. So, more durable and cheaper than 11. Yan, 11 to 50T. Kaya niya daw. Limited slip clutch. Cons naman, limited availability. Like I said, no, super rare mo talaga siya makita. Clutch is not adjustable compared to box 1 model, which is adjustable. So, yun, no. Again, dito sa comment, medyo... halos wala nag-comment kasi actually wala nag-comment, no, kasi super ano niya, super rare niya talaga for me lang, ah, no, ito yung mga rare na components na kakaiba sa mga mata natin. Isang comment dito yan kay Boss Maru, yan, eng ina, ano, 11k lang pala box 3. Yan, respeto na lang load sa mga walang pambili. Pero nakakasigurado ako na gusto ko siyang i-try balang araw. So yun guys, no, yun yung mga iba't ibang components, no, or upgrade kit, no. Kung naghahanap kayo, mamili na lang kayo sa mga nabanggit, no. So again, kung yung tatanungin, no, sa mga nabanggit ko, siguro kung tight yung budget ko, no, at kung ako yung bumubuo, no, at kung ako yung gusto ko i-upgrade yung aking drivetrain, no, siguro I would go with Shimano, no, lalo na yung Diore. I think yun na yung pinaka, you know, yun na yung pinaka, I mean, pinaka budget friendly, no, na alam mong okay siya. No? So for me lang naman yun, Shimano Diore. Pero ikaw, kung gusto mo mag-go with SRAM, Senza, S-Ride, yeah, Microshift, Box 1, Box 3, siyempre dapat tama guys yung kukunin yung mga model number. Kasi minsan it varies, so may 11 speed, may 12 speed. Pero bahala ka na, no?
basahin mo na lang sa ano, Google, no, kung ano yung model na kukunin mo. Okay? Guys, okay, dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. So, maraming salamat guys sa panonood. At kung hindi pa po ka na-subscribe, make sure na i-subscribe mo na yan. And also, click the notification bell para updated din guys sa ating next video. So, maraming salamat guys. So, yung kita ngayon sa next ride. Ingat!